Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ha, ngayong araw, March 8, 2024. Muli nga pong bumugso pa ng bahagya itong Northeast Monsoon o yung Amihan na nakakaapekto nga po yan sa may parte ng Batanes, Cagayan, Ilocos Region, dito po sa may Cordillera, dito ng bahagi ng Cagayan. Apektado naman ng Easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko ang Metro Manila, kasama na po dyan ang Visayas at Mindanao, maging sa parte nga po ng Palawan. Bagamat may pagbugso nga po tayo ng Amihan at pagdating pa rin po no, ng tanghali at bago magtanghali, no, mas mararanasan pa rin na natin yung maalinsangang panahon. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan. Dito nga po sa ating heat index, ano, posible nga na mamayang alas 10 ng umaga ay makaramdam na mas mainit, maalinsang ang panahon. Dito nga sa may western section ng Luzon, dito po sa may parte ng Metro Manila, dito nga po sa may Bataan, posible nga po umabot ng 30 hanggang 35 degrees Celsius yung init dyan. Maging dito nga po sa may parte ng Bicol Region, mas mainit at maalinsangan nga po yung mararanasan. Maging dito nga po sa may parte ng halos buong Visayas, Palawan at ilang bahagi ng Mindanao, mararanasan na nga po natin yung alinsangan ng panahon. At mas mainit nga po, no, pagsapit na ng alas 12 ng tanghali, mas mararanasan na nga po natin yung init ng panahon. Kung mapapansin nyo nga po, no, yung Amihan ay umaabot lamang po yan hanggang dito yung kanyang lamig sa may parte ng extreme northern Luzon at sa matataas na lugar nga dito sa may northern Luzon. Pero dito nga po sa mabababang lugar at mas mararanasan nga po natin yung alinsangan ng panahon. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, dito nga po mapapansin nga po natin na mainit pa rin, ano, pero pagdating na nga po ng paggabi, dahan-dahan na nga po yung nawawala yung pag-init ng panahon. Pero mararanasan pa rin natin yung bahagyang mainit pagsapit pa po yan ng hanggang alas 11 ng gabi. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga posibleng lugar na makakaranas ng pag-ulan. Dito nga po sa may parte ng Mindanao, no, makulimlim na kaulapan at posible nga po, no, na makaranas din tayo dyan ng localized thunderstorm. At yung malaking bahagi naman ng ating bansa ay magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon. At pagdating naman po dito sa may eastern section ng northern Luzon, asahan nga po natin may chance na mga isolated rain shower. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, patuloy nga po na magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon. Kung mapapansin nyo nga po, ito nga po yung ating Amihan. Apektado po niyan yung northern Luzon at extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, asahan natin wala pa rin po tayong inaasahan na anumang posibleng malalakas na pag-ulan hanggang pagsapit nga po yan ng alas 11 ng gabi. Asahan natin magiging makulimlim ang kaulapan ng parte ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas at may chance nga po ng posibleng mahina at katamtamang pag-ulan dito nga po sa may parte ng Surigao at Dinagat Island. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, no, hanggang March 17. Pagdating nga po ng March 9 hanggang March 10, patuloy pa rin po, no, na makakaranas tayo ng Amihan hanggang dito po yan sa may parte ng Bicol Region. Pero again, na inuulit po natin, hindi na ganun po kalamig yung Amihan na mararanasan natin. Mas ramdam lamang po siya pagdating sa umaga at habang patanghali na po, no, mararamdaman na po natin yung mas mainit na panahon kahit meron pong Amihan. Pagdating naman po ng March 11 hanggang March 12, dito mapapansin naman po natin, no, wala pa rin tayong anumang posibleng bagyo na imo-monitor o low pressure area. Pagdating ng March 13 hanggang March 14, patuloy nga po, no, yung Easterlies ay makakaapekto pa rin dito sa parte ng Mindanao at ng Visayas, habang yung Amihan naman ay apektado naman yung Bicol Region, Central Luzon at Northern Luzon.
Pagdating naman po ng March 15 hanggang 16, dito po wala pa rin po tayong anumang inaasahan na posibleng bagyo na mabuo sa loob at labas ng ating bansa. Pagdating naman ng March 17, magiging maayos at maganda pa rin ang lagay ng panahon. May mga pag-ulan tayong posibleng maranasan sa parte ng Luzon at ng Mindanao sa mga susunod na araw. Again, inuulit po natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na ito nga po ay magbago, kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.